Okay. Ready na ba kayo? Mahina pa, Father. Ready na ba kayo? Miss Lina, hindi ata masyadong pakinig dun sa likod. Pauna na pala natin ang pasasalamat sa ating sound system technicians dito mula sa Public Information Office ng ating city government. Si Father Ilde, nung siya ho ang aking parish priest sa Trinity, meron ho siyang technique para makinig, para makita kung malinaw yung boses. Tatanungin ko ho kayong mga nasa likod, pakinig niyo ho ba kami? Ano ho ang 1 plus 1? 2. Dito, malinaw din ho. Ano? Dito naman, 2 plus 2? 4. Dito, bandang gitna, 4 plus 4? 8. Dito, bandang gitna din dito naman, 8 plus 8? 16. Yung ho mga nasa unahan, 16 times 16? Nako. Palpak ho ata ang ating sound system. Sa unahan. Mahirap po, Father. Ayun, para pampagising lang ho ng kaunti at matindi ang ating kalaban. At ay nasa holy hour. At ngayon po ay dadako tayo sa ating welcome message. Atin pong palakpakan ng ating kura paroko at rektor. Reverend Father Angel Marcelo Pastor. Salamat, Father Carlo and Sister Tina. Sa pangalan po ng sambayan ng bumubuo ng Basilica Menor at parokya ng Inmaculada Concepcion dito sa lungsod ng Batangas at pang-arsidiosesis na dambana ng Santo Niño ng Batangan, sa pangalan ng mga paring naglilingkod sa ating parokya, sina Father Ricky Etchage, Father Carlos Coloso, at ang inyong abang lingkod, sa pangalan ng mga laikong naglilingkod sa ating sambayanan, sa paumuna ng ating kasalukuyang Parish Pastoral Council Coordinator, Brother Jerry Petalvero, sa pangalan ng lahat ng bumubuo ng Hermandad del Santo Niño ng Batangan, sa paumuna ni Attorney Roel Garcia, malugod po nating tinatanggap sa ating pagtitipon ngayong hapong ito, una at higit sa lahat, ang ama ng ating Archdiocese ng Lipa, Archbishop Gilbert Garcera. Pasalubungan po natin siya ng palakpakan. Ngayon po ay Father's Day, tulad ang nabanggit ni Father Carlos, kaya atin din pong batiin ang Happy Father's Day ang ama ng ating Archdiocese. Happy Father's Day to our Archdiocese. Tunay po na siya ang ama na gumagabay at nangangalaga sa ating parokya. Maraming salamat po, Archdiocese. Malugod din natin tinatanggap ang mga pari na naririto sa lugar na ito, sa venue na ito. Si Father Ilde Dimaano, ang director ng ating social communications ng Archdiocese of Lipa, kasama ang kanyang staff, sa staff niya sa ating radio station. Palakpakan din po natin siya. At maaaring mamaya ay may mga dumating pa po na mga pari, sapagkat open invitation din po ito. Hindi lang po sa mga laiko, kundi sa mga pari. Tinatanggap din po natin ng buong kaligayahan at kaluguran lahat po ng mga mananampalataya buhat sa ating parokya at maging galing pa ho sa iba pang mga parokya. Palakpakan po natin silang lahat. Ganon din po ang mga madre na naririto, si Sister Celeste, ang atin pong representative galing sa St. Bridget College, at si Sister Rosie. Palakpakan po natin sila.
lahat po kayo na naririto ngayon at mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng radio station ng ating Archdiocese 95.9 Radyo Totoo at sa pamamagitan ng FB page ng ating parokya, Basilica of the Immaculate Conception, Batangas Archdiocese of Lipa. Welcome po sa ating symposium sa na pinamagatang Kasaysayan. Ito po ay symposium on aspects of the history of Santo Niño ng Batangan. At siyempre, welcome din po sa ating guest speaker na ang magpapakilala po ay si Father Carlo Coloso. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Father Angel. Pero bago po natin ipakilala ang ating resource speaker for today, katulad ng sinabi ng ating kura paroko, muli ang ating ama ng Arsidiosisi ay naririto upang samahan tayo. Napakapalad po natin. Ano po? So, palakpakan po natin ang ama ng Arsidiosisi ng Lipa, si Archbishop Gilbert Garcia. Maraming salamat po na kahit linggo nandito kayo ngayon at kahit linggo dapat na papahinga tayo. Mahalaga ang pagtitipon natin sapagkat may dalawang bahagi. Una, symposium. Pangalawa, reorganization meeting ng Pastoral Council. So matapos ang first part, which is a symposium, hihingi kay Father Carlo na yung mga dating officers, mga officers, at yung mga officer na talaga na nag-a-attend ng Pastoral Council ay mag-a-attend with me. So ibig sabihin yan. Ano ang symposium? Ang symposium ay galing sa salitang ugat na dalawa, sun, potes. Salitang Griego, nang ibig sabihin, sun, together. Synodos, sin o sun, together. Hudos, walking together. Pero ang symposium, sun, potes, ang ibig sabihin ng potes sa Griego, drinking together. Ang ibig sabihin ng drinking together, na hindi lamang magiinom, kundi may ipapasok sa isipan natin na para-pareho ang pagkakaunawa natin. Kung kaya't ang tunay na kahulugan ng symposium ay isang pagpapaliwanag ng isang expert on a particular issue. At dito sa inyo, ang pag-uusapan natin, ang imahen ng Santo Niño. To be concrete, ano ba talaga ang image ng Santo Niño? Original. Is it red or is it silver or whatever? Ito ang naging controversy. Kaya, bakit pumasok si RSB dito sa parokya ninyo? Sapagkat nararamdaman ko, si Father Angel nagkakasakit na. Sasabihin ko sa inyo, pagmamatay yan, kayong bahala. Kaya ayaw ko yung mamatay, sapagkat ang problema, tila, ano ba, RSB, ano ba? Pula o silver? Unang bahagi ng meeting ko, miniti ko ang Pastoral Council. Inimbitan ko si Monsignor Boy, dating parish priest ninyo. Monsignor, ikaw ay dating parish priest dito. Ano ba talagang original sa pagkakaalam mo? May sinabi siya, ngunit yung iba hindi satisfied. Matanda na yan. Di niya na alam ang sinasabi niya. One thing, respect speakers.
for charity's sake. Kahit ganun, nakarating kay Monsignor about feedback from you. So, ang pakiusap ko lang, please be charitable to people who are old. Sapagat, actually, lumabas lang si Monsignor because of me. Sabi niya, di na ko lalabas, pero sabi ng Arsobispo, lalabas ako. But when I invited him to give an insight, tila'y may iba na feedback na, malilimutin na yan, na hindi na nakikita. So, please be charitable. We are in a church. Kung kaya, pakiusap lang, sana matapos ito, yung texting, sama ng loob, ay huwag nyo nang ilagay sa social media. Sapagat marami nagkwekwento, it redounds to people. Ngayon po, hindi satisfied ang pastoral council. So I invited an expert galing sa CBCP, Permanent Council on the Cultural Heritage of the Philippines, professor sa UST, researcher, at ang ibang detalye ipapatuloy na lang ni Father Carlo kung sino siya. Ngunit, hopefully, two levels. Number one, historical. Hopefully, at the end of the afternoon of the day, malino para sa atin ayon sa bibig ng isang expert on art history. And that would close everything. Pangalawa, personal. Alam ko na ilan sa inyo yung nasaktan o nagkasakitan. Please, in a spirit of forgiveness and acceptance, tama na. Sapagat the more papalaki nyo ang problema, you become un-Christian if you can truly forgive people. Let go of everything. And the very important word is forgive sa mga nakaraan. So, these are the two points na hinihingi ko sa inyo. Hopefully, after this day, malino para sa atin, ano ba talaga? Pula o talagang silver? I think these are the two very public statement ng ilan sa atin. Hopefully, pangalawang objective ko, na matapos itong ating pagtitipon, the spirit of forgiveness, ang mga personal na mga bagay na ito ay show it to people rather than mga lihim na nakakarating din sa iba. Thirdly, hopefully, maayos ang pastoral council ninyo. Sapagkat si Father Angel ay spiritual director ng Council of the Laity, model kayo na maayos ang pastoral council ninyo. Sa second part, I'll be quoting canon law. Ano ba talaga ang sinasabing batas tungkol sa pastoral council? So, lilinawin natin parang walang sangaloob. Bakit kasali siya? Bakit kasali siya? Ba't hindi siya kasali? So, iyan po ang background ng ating pagtitipon ngayon. To tell you frankly, ang ating speaker pumasok na sa ating archives and museum. At nag-research na siya ng ilang oras. Lingid sa inyong kalaman, mga data, dalawa sila. Una, ang ating speaker. Pangalawa, si Father Ricky Villar, OSA, na nasa Intramuros. Ang dalawang itong ating mga resource speakers o mga may kaalaman sa archival history ay tulong sa atin. So, maraming salamat to Father Angel. Hopefully, matapos ito, mamayang gabi, makakatulog ka ng mahimbing. Can you assure me na huwag niyong bibigyan sama ng loob ang parish priest ninyo? Can you assure me? Love your parish priest sapagkat tinakatulog ito. So, I don't want priest to be sick, kaya inaalagaan natin. So,
Maraming salamat sa inyong pagdalo. This is the first time na mayroon tayong ganitong symposium. At ako'y natutuwa sapagkat napakarami ninyo. And you are really the workforce of the Basilica of Batangas. Maraming salamat sa inyo. Marami pong salamat, Archd. Okay, so dinadala tayo ni Archd ngayon sa pinakapuso ng gaganaping event. So before the introduction of our speaker, Father, we would like to acknowledge the presence ni Father Ilde at ni DJ Joseph. Marami pong salamat for your assistance. Tayo po ay naka-live sa ating FB page. Gayon din tayo po ay napapakinig sa 95.9 Radyo Totoo. Okay, so si Father Carlos po will introduce our resources. Hindi na natin patatagalin para po sa ating guest lecturer. Ang ating pong guest lecturer sa hapong ito is an archivist. 10 years na po siyang archivist sa University of Santo Tomas until nag-retire po siya itong 2021. He is a historian and a specialist on Philippine bibliography and Philippine sacred art and architecture. A preeminent expert on church heritage, he has researched and written for more than 30 years on the cultural heritage of the Hispanic Philippines. He obtained his Bachelor of Arts in Anthropology and Masteral in Philippine Studies, both from the University of the Philippines. His master's thesis on Philippine-Spanish colonial church art was eventually published as Simbahan, which won the National Book Award for the Art category in 1992. Kanina po may nagpapirma na ata ng libro kay Professor. His other published books and articles deal with early Philippine books, church bells, 19th century parish priests, ivory sculpture, and Philippine art in Spanish museums. Apart from writing, he has assisted in the setting up of museums, archives, and special exhibitions all over the country. At ang pagkakaalam ko po, kasama si Professor Ricky sa mga nag-ayos din ng ating museum dito sa Basilica, together with Father Oka Andal na noon ay hindi pa pari, kasama si na Tita Clarity at saka si na Tita Linda Castillo. His studies were augmented by extensive travels around the country and the world, both through research grants and as a member of the University of the Philippines Madrigal Singers. He has worked with numerous local public and private organizations such as the Ayala Museum, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, and the National Commission for Culture and the Arts, which he was chair of the Committee on Monuments and Sites from year 2001 to 2004. Chairman of the Committee on Archives from 2011 to 2013, and Commissioner for Cultural Heritage from 2011 to 2013. He was a founding member and first president of the Philippine chapter of the International Council on Monuments and Sites. Since 2010, he has taught at the Cultural Heritage Studies Program of the 400-year-old University of Santo Tomas, and in 2010, he was appointed archivist of the same institution. In 1999, Professor Jose received the Cultural Center of the Philippines Centennial Award for the Arts for work in art history as one of the 100 outstanding Filipinos who have helped build the Filipino nation through art and culture during the last 100 years. In 2011, he received the Basic Research Achievement Award from the National Research Council of the Philippines. Mga minamahal pong kapatid sa pananampalataya, atin pong palakpakan si Professor Regalado Ricky Trota Jose. Hello, magandang hapon po sa ating lahat.
At sa isang special way, binabati ko yung taga-subaybay sa Radio 95.9. Okay, meron ko po mga slides dito. Nakikita nyo ba sa likod? At malinaw ba yung ating pandinig? Okay. So, yung aking program, yung aking presentation ay bunga ng isang request ni Archbishop tungkol nga sa pagtalakay nitong aspects ng imahe ng Santo Niño ng Batangan. Next slide, please. So, ito po yung mga balangkas ng aking presentation. Yung mga importanteng batis na galing lahat sa ating archives dito. Pangalawa, yung nabuo kong narrative batay sa mga archives. Pangatlo, yung pang-comparison natin ng mga images ng Santo Niño na sa ibang mga lugar, lalo na sa Spain. At pang-apat, yung paglalagom ng mga observation. And then, dahil po ang yaman-yaman ng archives natin dyan, ang dami pang ibang mga kwento tungkol sa Santo Niño na nakuha ko, at yan ang ibabahagi ko sa inyo sa dalawang maiiksing appendix. So, next slide. So, ganito po yung mga archives materials. Ngayon, ang alam natin ng mga archival materials dyan ay yung mga talaan ng mga binyag, kasal, patay. Ngunit meron din mga libro tungkol sa paglaganap at pagdevelop ng ating parokya. Next slide, please. So, apat po yung aking ginamit na batis. So, yung pinakauna, yung libro, The Cargo y Data. Yung cargo y data po, yan ang mga expenses at income. Yung nakukuha ng simbahan at yung pag-gastos. So, unang page po, ginawa ito ng 1801. Nagkaroon ng sunog kasi sa konbento na tinaman ng kidlat, tinaman po ng kidlat. At miraculously na-rescue yung parish priest doon. Pero lahat ng simbahan, buong simbahan at sa buong konbento na sunog. So halos walang naiwan. At dito po, so nasunog yung kumbento ng May 27, 1801. So, medyo nagka-recover ng isang buwan si Father, Father Melchor Fernandez. At ito po yung unang entry sa ginawang expense book, yung June 1801. Akala nyo po 1807 yan, pero 1801, yan ang lumang style na pagsulat ng 1801 po yan. So, hindi ko nababasahin yan. Basta kinukwento dito na ginawa niya ito dahil sa pagkatapos ng sunog sa kumbento. Next slide, please. Ang second na batis po ay yung inventario de las alhajas de esta iglesia. Yung alhajas po, hindi lang po yung mga hikaw o yung mga jewels, kundi yung mga mamahaling bagay ng simbahan. Katulad na mga ivory, mga silver, mga damit ng pare. So lahat po yan, alhajas, pati mga furniture, mga kampana. So, ito yung inventory na inumpisa na mga 1801 at 1805 sa pagitan ng 1801 to 1805. Next slide, please. Yung pangatlong batis po, yung kwenta del Santo Niño de Cebu ng 1814. So, nagtayo si Father Melchor Fernandez, mamaya ipapakilala ko sa inyo si Father Melchor. Siya ang natatag ng Cofradia. Ngayon po, ang tawag yata dito ay Hermandad. Pero noong sa lumang libro, ang tawag doon, Cofradia, which is confraternity.
So, nagbuo sila ng libro ng kofradiya, yung mga gastos. Kasi parang ang Saturday niyo natin ay naging lumaganap ang kanyang devotion. So, yung mga maraming mga limos ang nakukuha at nililikom at ginagamit sa paglago ng simbahan natin dito. So, yung unang entry po dito ay 1814 at saka yung huling entry ay 1883. Next slide po. At yung pang-apat na batis, yung inventaryo na ginawa ng 1904. Kasi, so ito yung latest na may banggit tungkol sa Santo Niño. So, makikita nyo, nag-umpisa siya ng inventaryo de las alas, idemas and seres de sa iglesia, tapos nagsisimula siya sa silver, platas. So, nandiyan nakalista yung mga silver objects. Next slide po. Okay po. So, yan ang pong pinaka, yun ang apat na pinaka-importanteng batis sa ating pananiliksik. Ito yung unang batis, yung nagbuo na ako ng parang biography ng ating Santo Niño, paano siya nagsimula. So, yung si Father Melchor Fernandez, siya ay Agustino na cura paroko dito po sa Batangas. At siya nagsabi na siya ang nagsimula ng devotion ng Santo Niño. Nagsimula ng mga 1806. Tapos sa isang inventaryo na entry, nakalagay doon El Santo Niño de Cebu del Colateral tiene corona, mundo, baston, todo de plata sobre dorada. So, sa wikang Ingles po, the Santo Niño of Cebu in the side altar with its crown, orb, and scepter, all of gilt silver. So, mapapansin ninyo, itong suit niya, wala pa po siyang kapa, walang cape. Naka-ano lang siya. Palagay ko yung ibang damit ay tela lang. Pero yung nakamansyan, nakapanggit lang ay yung crown, orb, and scepter of silver. Next slide. Okay, ito. Itong gusto ko ipakita sa inyo kasi gusto ko talagang matututo tayong lahat na magbasa ng mga lumang Kastila kasi dito po makukuha yung kasaysayan natin. So anyway, line by line ko iano sa inyo. Fray Melchor Fernandez. Yan ang pangalan niya. Definidor de la Orden de Nuestro Padre San Agustín, definitor of our of the order of our Father Saint Augustine, y cura en propiedad de este pueblo de Batangas, and lawful parish priest of this town of Batangas, para perpetua memoria, for future eternal memory, así de mis sucesores como de todo el dicho pueblo, for my successors as well as for the rest of the town, hago presente, I make this list, como la devoción y culto particular de la devota imagen del Santo Niño de Cebu. How the devotion and cult, or the particular cult to the holy image of Santo Niño of Cebu, que se venera en esta iglesia, which is venerated in this church, tuvo su principio por los años de 1806. It had its beginnings in the years of 1806. Por los motivos que se expresan, by the motives which are expressed, y verán al reverso de este libro, which will be seen at the back of this book, donde fundamentalmente se halla el inventario de las alhajas de dicha santa imagen, where also will be found the inventory of the alhajas of said image, cuyo culto y devoción he procurado fomentar
cuanto me ha sido posible en estos 8 años. So he's talking about the cult and devotion of the Centenio, which he tried to propagate for these past 8 years. So parang sa akin, malinaw na si Father Melchor Fernandez ang nagsimula ng devotion ng Centenio Cebu in 1805 or 1806. Next slide, please. Next slide. Ito po yung pirma ni Fray Melchor Fernandez. Next slide, please. So, lumaganap yung devotion sa Santo Niño, at sabi nga ni Father Melchor Fernandez, yung pong limos na binibigay ng mga tao ay hindi lang pera kundi sa mga baka. So, livestock. Kaya siguro marami tayong baka. Kilala ang Batangas sa Bulalo dahil sa, in a way, dahil sa Santo Niño. Yung earliest description po ng Santo Niño, 1806 to 1807, the Santo Niño was dressed completely in gilded silver, including his orb, crown, scepter, tunic, trousers, and boots. He was given a green embroidered cape. So, tingnan natin yung una pong record ng sinuot ng Santo Niño ay none other than green, verde. At ito po, kung ito po nakasulat dito sa sulat kamay, verde po ang nakalagay dyan. Tapos, talagang pang shocking magbasa ng archives. Kaya talagang, if I had my way, lahat tayo marunong magbasa ng archives. Tapos po, 1810, yung itinanghal yung unang fiesta ng Niño. So, Father Fernandez had been celebrating masses every Friday at the site altar, which he had himself established. He had a silver tabernacle made from Manila and then dinala dito. At the same time, a new crown, orb, and scepter were made of gold. A new cape was also fashioned, embroidered in gold thread. So in gold thread, syempre, dilaw yun ano. Next slide. Tapos sa makikita natin, 1812, medyo yumaman na yung pafradiya. Nagpagawa si Father ng urna of silver, which is nandyan pa sa, makikita po sa museum. Ang ganda-ganda po. So, dated ito po, lalagyan ng Santo Niño. Next slide. Tapos, pag-part ng laki ng devotion between 1813 to 1814, bumili si Father Melchor ng lupa sa isang sitio ng tawag ay Matala. So, nakita po ang Matala. Sino siya dyan ang nakakala ng Matala? Anybody knows Matala? Ibaan, yun. It's the older site of Ibaan before it moved. So parang may connection rin ang Santo Niño sa pagtayo ng lupa doon sa Ibaan, sa Matala. Kasi doon inilagay yung livestock. Then a chapel was built there dedicated to the Santo Niño. So ang question ko, baka nandun pa yung image ng Santo Niño somewhere in Ibaan. Tapos in 1815, the crown of the Santo Niño was regilded, bracelets of silver and gold, and animals were fashioned, and another new embroidered cape was fashioned. So hindi pa sinabi anong kulay ng cape, but I would think since embroidered, medyo parang gold, golden siya, gold thread. Next slide, please. So 1828, nagpagawa si Father Melchor ng silver frontal. So yung silver frontal na ito, it was made from 883 silver peso coins. So ganyan pa yata dati, tinutunaw po yung mga pilak para magkaroon ng ganitong frontal. So yung pang frontal na ito, nag-display rin po sa museum.
At dito po, makikita po yung earliest image ng Santo Niño. Ganito ang itsura niya in 1828 with his cape. Next slide. Tapos 1845, nagpagawa ng cape na mas magarbo naman, na pilak po. For a silver cape with its appliques of gold and flowers of the same material, and a shirt, collar, sleeves, and cuffs, all of gold, as with the leggings and shoes of gold, all for the Santo Niño, sa halagang 565 pesos. So, at pakalakalan natin, ang mura-mura ng 565 pesos. Pero yung isang peso po noon, isang sako ng bigas. Ganun pong halaga noon. So, ito po yung original na naka-display pa dyan sa museum. Yung pong sa Basilica ay replica. Ito po yung original na gawa. So, makikita nyo, napakapino ng gawa ng araw. Next slide, please. Tapos po, ng 1868, nagpagawa ng isa pang copy ng Santo Niño sa garing naman, marfil. So, un Santo Niño de marfil con vestido bordado de oro y corona de plata dorada. So, yung kanyang vestments, all of gold with a silver gilt crown. Tapos, dati po ang nakapunta kami sa museum dito, yung ivory na image, kasing size ng image ng Niño, no? So, nagpapalit-palit sila din ng silver. So, ito yung ivory image na yung silver na pinagawa ay pinasuot rin sa ivory na image. Next slide. Tapos sa sunod-sunod yung ibang mga gastos, so lahat po yan, tinignan ko kung anong mga tungkol sa cape o sa suot ng Santo Niño. So for 1878-1879, mayroong cape na in-embroidered again with gold thread, 25 pesos. Tapos kulang-kulang. Pero meron niya sa inventaryo, naka-classify po yung mga kulay ng mga suot ng pare. And suot ng vestments ng lahat ng images. So may white, black, red, green, blue. So po sa Casulias Blancas, nakalagay, una capa del Santo Niño de Cebu con hilo de oro. With gold thread. So it is with the taker, yung kanyang recamadero. Tapos so, doon hinanap po sa chasubles na red, Casulias Encarnadas, wala pong nakalagay na anything red belonging to the Santo Niño. Okay, next slide please. Tapos, around 1904, naglista na naman sila ng gamit ng Santo Niño. But it came after 1914, so around 1914 po yung entry na ito. So, hindi ko nababasahin yung Spanish, yung next slide please, yung transcription. Una imagen del Santo Niño, tutelar de la parroquia, de madera, de color moreno. So dark siya, hindi siya, kung black siya, it would have been de color negro. Pero dito nakalagay de color moreno. De vestir con una capa matizada de plata, con vestidura matizada de plata, con una corona de plata dorada, con dos piedras preciosas brillantes, dos anillos con piedras blancas, con dos piañas de plata. So in effect, brown wood siya with a cape combined with silver, with vestments combined with silver, with a crown of gilded silver with precious stones. Tapos may isa pang image, yung sa ivory, one image of the Santo Niño of wood to be dressed up of white color, ito yung ivory, with head and hands of ivory, one gilded crown, and one scepter of gilded silver. Next slide, please. So yung pangatlong section po natin,
Just to compare, no? What was the Santo, how was the Santo Niño depicted in other historical documents? So I based my research on the Santo Niño in the documents in the archives of the Augustinians in Valladolid in Spain. So, this is 1734, a copy made of the discovery of the Santo Niño in Cebu. So it's kind of black and parang makikita natin na gold yung kanyang tunic, pero hindi malinaw kung may kapa ba siya or wala. It seems to be of gold also. Next slide, please. Ito po, made around 1770, so he was a red tunic with gold trimmings, pero hindi malinaw kung nakakapa, man parang mini kapa, ewan ko lang kung talagang kapa yan, at hindi rin malinaw kung anong kulay. Next slide. Tapos ito po, yung image ng Santo Niño na binagawa sa Pilipinas at pinadala ng isang Augustino sa Valladolid bilang isang regalo sa kanyang mother order sa Spain. So ito po ay pinadala around 1760 at kamukhang-kamukha ng nandito sa ating museum at saka yung ating devotional image. So, ang feeling ko, kasi this was the image in the chapel of Valladolid where the students, where the Augustinians studied before going to the Philippines. So, ang feeling ko, when Father Melchor came to the Philippines, he had this image in mind. So, nagpagawa siya ng ganito rin eventually. Next slide, please. Ito po yung copy made in 1804. Also in Valladolid, total all of gold yung image niya. Next slide, please. Ito, 19th century with a cape of red in the Museum of Spain. So, iba naman ang kulay niya. Next slide, please. So, putting this together, ito yung mga observations ko. The earliest description of the Santo Niño de Cebu in Batangas as inventoried in or shortly before 1805 does not include a cape, although it had ornaments of gilded silver such as its crown, orb, and scepter. In between 1806 and 1807, the image was given its first recorded cape, which is embroidered in green. In 1810, a new cape was fashioned embroidered in gold. In 1815, another cape was fashioned, also embroidered, but no color was specified. It may be presumed that following the previous styles, gold thread was used. In 1828, a silver frontal was made for the Niño side altar, which includes the first likeness of the Santo Niño. In 1845, a silver cape was fashioned for the Niño with flowers of gold, which is itong replica na nagawa. Next slide, please. A new image of the Niño was made between 1868 and 1869 with hands and hands of ivory. The clothing was embroidered with gold. No cape was mentioned. But if it had been colored red, this would have been mentioned. Ang take note po, kung maghahanap kayo sa archives ng red, which is we know as rojo, no, rojo. But if sa Spanish time noon, hindi rojo ang lumalabas. Ang lumalabas doon, encarnada o encarnado. Yun po ang red noong Spanish time. Another cape embroidered with gold thread was fashioned for the Niño in between 1878 and 1879. In 1904, a white cape was made for the Niño. It is only around 1934 that two kinds of capes are mentioned. One for festive days, white, and another for the daily use, which is velvet, but no color was mentioned.
apart from the Silver Cape Commission in 1845. So, putting it all together, throughout the archival record, there was no specific mention of a red cape. However, there were capes of green and silver and gold. However, this does not discount that devotees may in later years, have given red capes, but they were not kept in the church because they were not recorded, at least until as late as 1934. Next slide. So, that ends my principal talk, but I would like to add some anecdotes about the scene dito sa Santo Niño kasi ang dami pong mga kwento na mabubuo pa sa mga archives. So, nagbuo na ka po si Father Melchor Fernandez ng Cofradia or Confraternity ng Santo Niño. And every year, meron silang listahan ng mga ine-elect na head ng Hermana Mayor. So kayong parang tatlo silang leaders in the Cofradia. And every September or August, nag-election sila for the festivities in January. So, the Cofradia took care of the expenses for the fiesta, the novena, the church decor, masses, fireworks, candles, music, food, pati tobacco, pati pa pang bisyo, ay inani rin ng mga Cofradia. And other aspects related to the cult and devotion of the Santo Niño. The records also show that the Cofradia closely worked with the parish priest in the maintenance, repair, and furnishing of the church and convento. Kung may bagyo halimbawa, tumutulong sila sa pagpondo ng repair ng simbahan. So, including for example, the clock on the bell tower, the monumento for Holy Week, the musical instruments, catechismos, vestments, and jewelry for the Purisima, the Dolorosa and the San Jose, pati stipends po ng mga coadjutor priests and funerals for members of the Cofradia. Next slide. So, yung Cofradia po also used the money that was collected from the cows and alms for acquisition of the chandelier in 1823-1824, the altars and pulpit in 1854, yung dalawang bell na malalaki na binaba na ngayon, pera rin po ng Cofradia ng Santo Niño yan, 1854, next slide. Next slide po. Pati po yung image ng Birhen, I think this is the one referred to, acquired in 1867, 1868. Kasi ito po ang style ng ivory sa ganoong panahon. Next slide, please. Pati po pagpapahiram ng pera. So, it lent money to Governor Rosilio Julian Acosta. 600 pesos in 1868. Tapos, makikita po sa record na every month, nagbabayad siya ng 50 pesos. And then, 100 novenas of the Santo Niño in Tagalog were printed in 1868 or 1816. Baka po sa mga lumang bahay ninyo, mayroon pang natitirang ganitong novena. That would be very important for the reconstruction of the devotion to the Santo Niño. Tapos, two small marble ponds for holy water, school, pati po yung mga school necessities for the students, kasi po ang parokya ay nagpapaaral rin sa mga bata. So, it even spent for the school materials for these children. Tapos, in 1877-1878, mga medalya ng Santo Niño. So, baka meron din kayo mga nandyan, mga antique na po yun. Arms, pati simbahan ng Kalapan, yung Mother Church ng Batangas, nagbigay rin ng pera yung Batangas. Siguro nagpagyo, tapos sabi ng Bishop, magbigay kayo ng pera sa Kalapan. Next slide, please. Makikita niyo po sa museum, yung dalawa pong ganitong lunette na frontals, Google rin ng funding ng Cofradia ng Santo Niño. Next slide.
Tapos po, yung kwento po na ang Santo Niño ay dumating dito sa isang barko, tapos yung barko lumubog. Marami pong variations ng kanyang kwento. Sa archives po, mayroong dalawang instances ng barko na nagdadala ng mga gamit sa galing Manila papuntang Batangas, pati yung mga silver ay lumubog. So ito po yung unang ano, next slide please. Between 1801 and 1802, ang dami pong gamit na silver na galing Manila na nalulan sa isang galera na lumubog in the ice within the viewing distance of Bawan. So nakita mga taga-Bawan na lumubog yung barko. The parish priest, Father Melchor, however, was able to retrieve a lot of the items and refashion them for the refurbishment of the church. Remember, parang crisis ito kasi kasusunog lang ng simbahan at kumbento na 1801, tapos yung mga kapalit na silver, ilumubog pa. So, can you imagine the father trying to save the lost treasures and making them into new treasures for the church? So, siguro yung event na yon, yung paglubog ng barko was a traumatic event for everybody. So, parang na-connect rin sa pagdating ng Santo Niño. That is one theory that we can think about. Next slide, please. The second incident of the sinking of a boat, 1820, yung mga musical instruments na sa isang puntin o isang maliit na barko lumubog rin dahil sa bagyo sa Oktubre. So these are the two recorded sinkings ng barko which could have been also included in the saga of the Santo Niño. Next slide. So ito na po yung huling slide ko. Ang tawag ko sa atin ay, ang panawagan ko sa atin ay matuto tayong magmanaliksik pati sa mga lumang Spanish documents at marami pa tayong mahuhukay na kaalaman natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Professor Ricky. Muli po palakpakan natin si Professor Ricky sa napakamalamang Professor, ito man ang pag-aya. Ngayon po ay dadako tayo sa open forum. Baka ho kayo ay may tanong, may gusto kayong linawin, may gusto kayong malaman tungkol sa kasaysayan ng Santo Niño ng Batangan, o kung ano pa man ho sigurong related dito na maaaring mabigyang linaw ni Professor Ricky. Sayang po ang pagkakataon na siya ay naririto sa atin. Baka po kayo ay may katanungan, huwag po kayong mahihiya. Taas lamang po kayo ng kamay, lalapitan ko po kayo. Baka po may tanong o paglilinaw o comment man lang ho. May gusto kayong sabihin, nanay, ano ho iyon? Pakilala po kayo at taga saan po? Dori Hernandez po, taga Santa Rita. Ang tanong ko po eh, ganito po. Kailangan po hindi pa ako nakakita kahit sa picture ng Santo Niño'ng berde ang suot. Ngayon po, siyempre matagal na yon. Pero yung kaya po yung may kaugnayan sa ating liturgical season na pagka yung berde ay yung karaniwang panahon at mga kung yung mga Lenten season at mga kung ano pa. Yung pala ko yung may kaugnayan kaya sa gayon ang pagkakapagpalit ng pulang kasuotan. Opa, maganda pong tanong yan. Kasi pati ako, nagtataka ako, bakit verde ang ginamit na ano? And green po is not a very strong religious liturgical color. So, unusual po na verde ang nagamit. Ang pwede kong maisip sa ngayon ay baka nagtitipid sila at ang available lang sinulit at that time was green.
kaya niya lang ginamit nila. But I cannot think of any other reason kung bakit green ang gagamitin. Kaya unusual talaga ang green na kulay. Kahit sa ibang mga santo ay bihira ang green. Yung green ngayon ng sa atin ninyo ay bago lang yan. Dahil sa gusto nila yung kulay ng dolyar. Ganon. Bago lang yon. Pero nung Spanish period wala talagang green. Kasi yung use of liturgical colors yung black, white, red, blue later on, no? Violet. Pero yung green ang bihira. So, my own explanation is baka walang iba makuhang sinulit. Eh, kailangan talaga damitan ang satin ninyo, damitan siya. O di, sige na lang. Green na lang, sige. Ay, alam po, alanganin po, pero yan pang maisip po ngayon. Yung, maraming salamat po, Professor Ricky. Meron pa pong nais magtanong? Meron daw po tayong katanungan mula sa ating Facebook Live. May tanong po ako, may karosa po na silver ang Santo Niño noon na nasunog din noong November 30, 1999 kasabay ng masunog ang kumbento ng Basilica. Ano kaya pong taon ito ginawa? Naabutan ko pa po ang karosa na ito noong kabataan ko. Baka po na nabuklat nyo minsan nang kayo po ay nag-aayos. May idea ho kaya? Opo. Actually, yung sa dami po ng nalikom na pilak ng kofradiya, every year po ang makikita nyo sa income ng kofradiya at ng parokya, ang dami-daming pilak. So, parang Batangas was awash with silver. Makikita nyo naman sa display doon, no, sa museum. Parang rin sa lipa. No? So, every so often, magpapagawa ng karosa or pati ng andas or bagong gamit ng Santo Niño. At nakikita ko, sinasabi rin sa libro de cuenta na yung lumang mga bagay tinutunaw at ginawa ang bagong kasangkapan. So, hindi ko pa matiyak muna ngayon, yung karosang yan ay talagang luma or bagong gawa sa lumang silver. Thank you po, Professor Ricky. Meron po tayong isang tanong dito. Kindly introduce yourself. Taga-Aplaya, Santa Clara po ako. Gusto ko lang pong malinawan yung myth. I don't know if it's a myth or something like that. That once upon a time, I'm sorry. Okay. Once upon a time, you know, when I was growing up, I was told that there was a Santo Niño that was white, and then there was a big fire, and then out of the fire, from the ashes, came out the Santo Niño that's black. I was wondering if you can explain that to us, if you have it, you know. Opo. Thank you. Isa rin yung tanong. Ang tanong nga, the white Santo Niño, tapos nasunog ang kumbento, and out of the kumbento, maitim na Santo Niño. So, I myself am wondering, bakit ganito yung kulay ng Santo Niño natin, samantala ang Santo Niño ng Cebu ay hindi naman itim. So, ang palagay ko, or my guess, no, is that and it's also in the inventory na color moreno, which is brown. Hindi siya color negro. So, I suspect again na as a remembrance of the burning of the convento, pinintura siyang itim. Now, I would be very interested if there will be a chance to examine the wood. Yung kutkuti ng konti ang ilalim ng kahoy. Ano ba talaga ang kahoy niyan? Anong ma-identify ang species niyan? At ilang paint layers? Kasi alam natin yung mga santo sa Pilipinas, parating bagong iniengkarna. They are always polychrome every so often. Kasi may konting gasgas, ayan, pinta na naman. So, it would be very interesting to see any traces of paint or the wood. However, the Santo Niño here now was also burned. So, the Niño here is not anymore that historical kasi only parts of that were saved are kept inside the body of the new Santo Niño. So, we cannot really solve the issue, but we can write questions
about that, and that the meals also, I think the meals are also part of the local traditions. Thank you po. Si Father Tom daw po meron. Yung sigurong kakaibang kulay ng imahe ng Santo Niño dito ay maaaring dala ng panahon. Katulad ng imahe ng Birhen de la Paz Ibn Biyahe sa Antipolo, yan ay maitim sapagkat na sinunog ang simbahan ng mga Muslim, ano? Then meron siyang hiwa dito sa pisngi sapagkat siya'y kinaga ng infidel na lumusob doon sa Antipolo. Ikalwa, ang isang napakaganda na nangyari sa Batangas City sa kabila ng pagkakasunog ng imahen noong 1999, hindi nasunog ang debosyon. Kahit walang imahin, nagpatuloy ang debosyon ng Batanggenyo sa Señor Santo Niño. Yun ang isang napakaganda. Sapagkat parang nag-transcend na ang spirituality ng taga Batangas City. Hindi na batay doon sa nakikitang imahin, kung hindi kahit na nasunog yung mismong imahin, hindi na wala ang debosyon. Yun ang bahagi ng cultural heritage ng parokya na ito at saka bahagi na ito ng ecclesiastical history ng ating archdiocese. Maraming salamat po, Father Tom, sa pagbabahagi. Baka po mayroon pa po kayong katanungan na isabihin o idagdag, comment, ibahagi. Habang kayo po siguro ay nag-iisip, atin pong ina-acknowledge ang presence ng ilan sa ating mga PPC coordinators ng ibang parokya. Narito po si Brother Ito Ginhawa ng Most Holy Trinity Parish. Magandang hapon po. Andito rin po si Brother Jerry Gutierrez ng San Isidro Labrador dito sa atin sa Batangas City. At narito po ang PPC Coordinator ng Santo Niño Parish ng Marawi Lipa, si Brother Hill Agari. Magandang hapon po. May mga tanong pa ho ba kayo? Sabi nga ho sa radyo, huwag mahihiyang magtanong. Yan. Bye. Thank you, Father. Professor, ang tanong ko ito para matapos na rin talaga, no po. Naka-mention po sa sinabi niyo sa talk na Santo Niño, ang debosyon ng Santo Niño, nire-refer sa Santo Niño ng Cebu. Hindi po ba? Okay po. So wala pong final, okay siyang naka-red at okay siyang naka-bakal. Walang question doon. So kung naka-red ang Santo Niño ko, matatawag ko pa rin siyang Santo Niño ng Batangan. Okay po yun. Yun lang po. Thank you very much po. Opo. I think, thank you po. Kasi po, kung pupunta tayo sa probinsya ng Aklan, halimbawa, siguro, 10 out of 15 parokya ay puro Santo Niño de Cebu. But ang tawag sa kanila ay Santo Niño de Ibahay, Santo Niño de Calibo, you know, kanya-kanyang lugar. Pupunta kayo sa Tacloban, Santo Niño de Tacloban. Pero nakapula naman sila. And everybody knows, taga Cebu naman yung devotion. So, it's perfectly, for me, it's perfectly alright to use the Batangan to define the Batanggenyo devotion to the Santo Niño. Kaya ipagmalaki ang gamit ng Batangan. Thank you po. Yes po. Hello po, I'm Loribel Magadja po from 95.9 Radyo Totoo. And I will be asking a question po in behalf po ng isa po nating viewer and isa din po nating katiwala from 95.9 Radyo Totoo. This is a message or a question po from Sir Ogi Fabie. According to him, gaano na po katagal at paano nagsimula ang debosyon sa mahal na Santo Niño?
Diyan po. Gano'ng kadalas? At gaano na po katagal at paano magsimula ang debosyon ng mahal na Santo Niño? Sa buong Pilipinas o sa dito sa Batangas? Opo. 1805 po. Yung sabi ni Father Melchor Fernandez, siya mismo nagsabi, ako ang nagsimula ng debosyon. At nag-upisa na mga taong 1806. Pero meron diyan inventory 1805. So, yung mga taong 1806, kasali ng 1805 doon. So, ilang century na yon. Yun. Yun na po. Maraming salamat po. Meron pong tanong mula sa dadulo. Good. Yes po, si Attorney Rowell po ng Hermandan. Magandang hapon po, Prof. Ako po si Attorney Rowell. Nakikinig po ako kanina doon sa inyong lecture. Very informative, ano po. Tapos kanina po, nakinig din ako kay Archb. Ang purpose ng symposium na ito is to settle once and for all. Hanga-hanga, nagiging parang confusion. So yung tanong po ni Sir kanina, creates another confusion if it is not settled. Kasi po, maliwanag naman po yung napakinig namin kanina, there is no mention of Rojo. Ay, sorry, I forgot, sir. Stress ako. Yung color, no? So because we are tasked of propagating the veneration of Santo Niño, so in iconography, kinakailangan po, sana, meron kaming champion. Meron kaming isusulong. Like yung ginagawa namin ngayon. So yun lamang po ang pakiusap ko sa lahat. That we respect everybody's opinion. But we want to have an iconic Santo Niño ng Batangan. Pag po tinawag na Santo Niño ng Batangan, yun po yung pagmamalaki namin sa buong mundo. Sana po maging ganun ang resulta ng ating symposium na ito. Bagamat walang inumin, sabi ni Archb, symposium is may inumin, ay sana po ay maging pagsamasamahan natin. Ano po, ang ating Santo Niño ng Batangan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Rowell. Meron pa ho bang nais magpahayag, magtanong? Yun, meron po tayong katanungan. Ako po si Carol F. Medrano. Tatanong ko po, kailan po pa nag-umpisa ang Santo Niño sa buong Pilipinas? Kailan daw po nagsimula ang Santo Niño sa buong Pilipinas? Okay po, yan ang sa kasaysayan natin, no? Dinala ang image ng Santo Niño sa Cebu ni Picafeta, niregalo sa Cebu, sa unang binyag sa 1521. 1521 po yon. Tapos, nawala ang contact natin. Tapos 1565, nung dumating sila Legazpi, nang pinasok nila yung Cebu, sa kanila nakita yung image ng Santo Niño na palagay nila, yun ang iniwan ng nila Magellan sa 1521. So, kung may timeline tayo, 1521 yung pag-entrega ng yung mga imahen, tapos 1565 yung rediscovery. Pero importante ang isipin natin na sa 1565, nung dinescribe nila yung pag-discover ng Santo Niño, meron na siya mga gayak-gayak at may mga flowers. So, ibig sabihin, may nag-umpisa na ang devotion sa or may konting panggalang sa kanya, no? Even before 1565. Thank you po, Professor. May isa pa po uling tanong dito mula kay Brother Ama. Magandang hapon po. Ang akin nung tanong ay parang isang situationer na ano. Ang basilik ko ay meron isang nasasakop na tuklong o chapel na dito sa amin baybay dagat ng Santa Clara na ang kanilang patron ay Santo Niño din.
Kung sakali po ba na ang Santa Clara sa Bandaria na isang situationer lang ay maging isang parokya, so yun pa rin ang magiging kanilang patron, Santo Niño. Kayo bilang isang expert archivist at saka ano, historian, kung sa inyo po hihingi ng payo yung mga mamamahala ng parokyang yon, siyempre magiging sa ako po ng basilika yon, hihingi rin ng pahintulot sa aming kura at saka sa aming obispo, kay Archbishop. Ano ang ipapayo ninyo na gayak ng Santo Niño para ho hindi para malis na yung ano ba, pagtatalo ng pakumpula o green o metal o silver? Ano ho ang ipapayo niyo doon sa itatayong parokya? Well, kung ako sa ano, yung official na image na itataguyod ni Archbishop kasi yun lang ho eh. Yun ho ang makaka-resolve nung nabanggit kanina na parang issue lang, no? Na ikaw ay medyo nagpagat na nakarating kung saan-saan yung... Pero wala pa nagbabawal na mag-ipon tayo ng picture na nakaraan ng iba't ibang suot ng Santo Niño. Salamat po. Meron pa hubang nais magsalita? Kung wala na, ako naman po ang magtatanong kay Professor Ricky. Para po siguro magkalinawan ang lahat at ito po ang gusto sigurong malaman. Kayo po, Professor Ricky, kung kayo po ang tatanungin, may dalawa po akong tanong. Una po ay kung kayo po ang tatanungin, ano po para sa inyo ang Santo Niño ng Batangan? Na yung sa ngayon pong ating ano, yung pong pula o yung pong silver? Direktahang tanong na ho tayo. Well, ang ipinakita ko, wala akong ebidensya para sa pula. So ako'y historian, papanig ako sa may ebidensya. Di sa pilak siya. So yun po ay? Pilak. Pilak or silver. Tapos po, ikalawang tanong po ay, ang nasa presentation po ninyo kanina ay Santo Niño de Cebu. Pwede po ba nating tawaging Santo Niño ng Batangan ay yung pong history na nakalagay sa ating archives ay Santo Niño ng Cebu. Yun lang po, maglilinaw kung yung pwedeng palta natin at gawing Santo Niño ng Batangan. Ako, since ako, I'm also partisan to the development of local culture and devotion, wala akong problema sa Santo Niño ng Batangan. Kasi yung sinabi ko kanina, kung tumingin tayo sa Catholic Director of the Philippines, tinan niyo mga patron ng mga parokya. Ang dami naming Santo Niño. Ang daming Santo Niño de lahat ng mga lugar nila. So, pero alaman natin na karamihan ng Santo Niño devotions eh ugat na ugat sa Cebu. But sa akin, dapat bigyan rin ng kilalanin ang devotion ng mga local na tao sa kanilang Santo Niño. Kaya tama-tama rin ibansag na Batangan. Okay po. Maraming salamat po, Professor Ricky. At sa pagkakataong ito, para hindi na po tayo magtagal sa ating programa, atin pong tatawagin ang ama ng ating arsidiocese, si Archbishop Gilbert pong muli, atin pong pakikinggan ang kanyang mensahe sa atin. Professor Ricky, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa aking pagkakaunawa po, ang unang-una narinig kay Professor na pwedeng tawagin natin ang Santo Niño de Cebu in a localized name, Santo Niño de Batangan, sapagkat siya'y nakapatong sa Batang. Kung ganun, wala pang dokumento sa buong Archdiocese ang natinatawag siyang Santo Niño ng Batangan. Okay ba sa inyo na I decree na ang pangalan ng Santo Niño de Cebu ay Santo Niño ng Batangan? Second,
Professor, yung po ang Santo Niño de Batangan, based on your recommendation. Number two, sa controversy na pula o silver, at ayon sa narinig kong 1805, tila'y nag-umpisa ang green, gold at silver, at tila'y later part of 1934, tama bang may lumabas bang pula o walang pula? Walang pula. So therefore, okay ba sa inyo na kung ano ang na-enthroned dyan na silver, yan na ang Santo Niño de Batangan? Pero ito yon. Hindi ko binabawal ang pula, ang green, nagbabasketball, nagpumbero, lahat yun. These are all devotional. Pero ang Santo Niño de Batangan ay kung ano ang na-enthrone, alangan naman na pagkukunin natin yung isa taas, papalitan natin ang ng green. Is it okay that we respect what has been enthroned? Kasi that will a big controversy na nagkaroon tayong napakalaking affair tapos linagay in-enthrone. Because of this, igigreen natin. Mas malaking problema. Diba? So, is it okay that we respect what has been enthroned officially? Yan na ang ating image. Okay po yan. Okay sa inyo. Pero uulitin ko, hindi ko binabawal kung may pula kayo, may green, may bombero, may police, kung sino nyan. Because these are all devotional images. But when you say Santo Niño ng Batangan, we refer to just one image. Okay ba sa inyo? Okay. When I consulted Cardinal Rosales, merong ibinulong sa akin, pwede ba huwag niyong tawagin ang Immaculada Concepcion ng Batanggenia? Because binababa ang image and the respect to the Blessed Virgin Mary when you call it La Batanggenia. So, we will refrain, kasi si Lolo is really a history of our province. Now, we will not be using any more La Batanggenia, but Immaculada Concepcion. Okay. So, ulitin ko po, because we will be asking the professor to give us the documents, also your recommendation based on your studies, and I circularize it, maybe decree, una, we officially call Santo Niño ng Batangan as an official province-wise, as the name of our Santo Niño. It's not the Cebu, but typically, kung merong Santo Niño de Tondo, Santo Niño kung saan-saan, officially, we call the Santo Niño ng Batangan na. Officially. Hindi po kaya ba parang nakakaalis ng paggalang sa Panginoon sa Diyos? Kung meron Santo Niño, ang hawak naman ay supot ng pera. Meron pong ang hawak nga isupas pa. Yan po ay hindi ko napapakialaman. Ang sinasabi niyo, Santo Niño may hawak ng cellphone. Nakakita ka na ba niyan? Sariling imagination na yon kung sino man. Pero pinag-uusapan natin the official image of Santo Niño ng Batangan. So, okay po. Okay po. So, okay sa atin that I issue a decree that ang Santo Niño de Batangan be called from now on until forever, Santo Niño de Batangan na. So, ulitin ko, number two, based on the study, na there is no archival documentation of red. So, what has been enthroned, we respect it. However, hindi ko binabawal kung
anong kulay yan, kung gusto ninyong orange, kung gusto ninyong black, kung gusto, it's your individual choice of the images. But when we say Santo Niño de Batangan, it's about that image. Parang may one identity tayo. Ha? Ulitin ko, ha? You can do your own devotion, tuloy ang devotion, tuloy ang gusto ninyong kulay, but when we say Santo Niño ng Batangan, we have just one identity. May tanong pa po para masettle ang lahat? Tanong po, clarification. Tanong po sa akin, parang more or less we are now discussing official things. Sige po. Kasi mahirap na po na matapos tayo dito, meron naman lalabas na controversies. Let's settle it among us here. Kung meron tanong, may professor tayo, nandito ang arsobispo, once and for all, official matters, tapo natin. So ulitin ko po, ah, you can do your own images and devotion. However, when we speak about Santo Niño ng Batangan, we have only one identity. Tanong pa po. So three things. One is the color, which has been historically proven as early as 1805. Number two, we start calling Santo Niño ng Batangan to be decreed by the Archbishop. Thirdly, just a secondary point, now we will not be calling the Immaculada Conception as La Batangueña, but Immaculada Conception dito sa inyo. Po. Any clarification, points po, o dagdag, doon po sa sinasabi niyo may supot, sa inyo na po yon. Pero, cellphone. Santo Niño de cellphone. May hirit. Kami po kong iniisip, ang Santo Niño, yung pundi Diyos, na ang hawak ay yung globo, ibig sabihin tayo nasa kamay niya. At saka siyang, kung meron siya yung circumnavent hawak niya yon, ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay para sa lahat ng tao, sakop niya tayo. Ay, pero yung, para po, ay mo ko, saan po, parang personal na yun, na, yung pong papaghawakin siya, para bang, sasantuhin lang siya, kung magbibigay ng pera o kung magpapanalo sa basketball o kung ano na pong ipahahawak sa kanya. At meron po kung Santo Niño nakasando lamang o may, baka kung isa may nakapampers lamang, ay ako po iaayaw na ayaw. Nasa mga artist na po yan. Pero officially po, what has been enthroned, yan na po ang sa atin. Ashby, may tanong na po si Father Tom. Siguro po, gawa ng na-establish ni Professor na ang debosyon ay nagsimula sa Santo Niño de Cebu, 1521, then 1565, pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, nang on their way to Manila ay sila dumaan ng Calapan, ng Oriental Mindoro. Ang patron ng Calapan ay Santo Niño. At nung maging tuklong ang Batangas City, iyan ay attended ng pari ng Calapan. Bakit? Mas madaling maglakbay sa pamamagitan ng tubig kaysa sa sasakyan. Sapagkat maraming gubat pa noon and places were more accessible by water. Kaya siguro po, ang isang magiging distinctive quality ng Santo Niño de Batangan ay parang Nuestra Señora del Pilar, nakatindig sa isang haligi. Adi ang Santo Niño de Batangan, nakatindig sa Batangan. Yun ang mas mainam siguro na very distinctive. Yung bang nasa naka-intron ay nakapatong sa batang? Yes, nakapatong. Pero yan, sa hindi batang. Yun ang napakaganda. Pero yan, hindi na nakapatong. Hindi na sa batang. Hindi.
ay naiwan po siguro yung Batangan. Pero yung naandoon sa side altar ay siya'y nakatuntong sa Batangan. Mayro background ay galyon, ano? Katulad ng suot na sublimation ng isang speaker dito kanina. So therefore, ang suggestion nyo, pag sinabing Santo Niño ng Batangan, nakapatong sa Batang. Hindi yan. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Archb, may tanong po si Miss Joyce. Good afternoon, Archb. Magka-clarify lang ho ako. Tungkol po dun sa mga bagong Santo Niño. Ang dami-dami po. Yung sabi nga po ni Archb, may bombero, may police. Ang nag-deviate po ang itsura ng Santo Niño ay dahil nung artist na taga-Paete na si Baldebor. Ginawa po niya ang Santo Niño de Palaboy. Yung pong street kid. Kasi in homage of the street kids. So dun ho nagsimula ang deviations. So nagkaroon ng, dahil sa devotions din ng mga tao, binihisa nila ng iba't iba ang Santo Niño. So kung meron ho gayon police, o edi siguro ho sa headquarters ng PNP, edi naka-police. Tapos ho yung dun sa mga tindahan, yung nakataas daw na ganun ay welcome. May tinatawag silang Santo Niño, yung welcome Santo Niño, ay kasi ang ano naman nila is to welcome people and na pumasok sa business nila. Pero yung deviation po talaga nagsimula kay Baldemore, yung pong artist ng Paete sa Santo Niño de Palaboy. May tanong pa po? Thank you po. Okay po. So distinctive mark ng ating Santo Niño Batangan, nakapatong sa Batang. At the same time, ang kulay, what has been enthroned, nasa altar. Iyan ang okay po, tanong pa po before... Si Father Jazz daw po, meron pong katanungan. Magandang hapon po sa inyo. Nagtatanong ko ako dahil meron siyang binanggit na deviation. Tinatanong ko kay Professor, is it a deviation? Yung pagkakaroon ng iba't ibang mga santo o Santo Niño na may iba't ibang mga, halimbawa, lakwarta o kung ano man, is it more of a deviation or enculturation? Kasi yung Santo Niño de Batangan, the mere fact na ina-adapt natin yung batang, that is enculturation. No ho? And the same thing may happen sa iba't ibang lugar kasi ang devotion po, something that is enculturated. Nagsisimula sa devotion o sa kultura din ng lugar. Although wala ho ako masyadong tanong, additional info lang, pero siguro yung question ng paano pa ito nag-i-evolve, that calls for another symposium on enculturation. So we ask the Ministry on Liturgy. May tanong pa po? Yeah. Siguro po, Archie, meron lang po akong gustong idagdag dahil ho nabanggit ni Nana yung Santo Niño may dalang supot na pera o may mga barya. Kundi ho ako nagkakamali, naulit ho yun ni Father Angel bilang exorcist, yun ho ay tawag ay Santo Niño de la Suerte o Santo Niño de la Pera. Sa katunayan ho, hindi po natin pwedeng gamitin iyon at hindi po binabasbasan ang mga imahe ng Santo Niño de la Suerte o Santo Niño de la Pera. Dahil ang ginagawa ho dito, itinatanim sa devotion natin sa Santo Niño yung pamahiin o superstition na tayo ay magkakaroon ng swerte at aalis ang malas kapag mayroon tayo noon. Pero ang tunay sa buhay ho natin dito sa lupa, walang swerte dahil ang lahat biyaya mula sa Diyos.
On the other hand, I think there is a need for a catechism on that. Sapat may mga tao na hindi naman alam ang tungkol superstition, para sa kanila, pag naka-green, yayaman ka. So, para sa akin, since ngayon ay clarified din natin ang Santo Niño de Batangan, una, ano ang Santo Niño de Batangan, ang history nito, ano ang image na yan, parang napakalinaw sa lahat. Isalin nyo na dyan, Father, yung Santo Niño de Pera, na mga ganon. Para mga tao, malaman yun. Sapat kung hindi naman alam, how can you catechize them na wala naman. So, since inaayos natin to, mas maigi na mag-prepare kayo ng catechism on ano talaga ito, isalin nyo na yan yung Santo Niño de, ano yan? Dila Suerte. Last two. Sige po, may tanong po dito. Si Brother Apollo. Magandang hapon po, Archb. Opo. Sa amin po, sa Sierra Verde, ay may naka-entron po sa aming Santo Niño de la Suerte. Ngayon po, as a youth tuklong coordinator po, ay pinaalis ko po ang Santo Niño de la Suerte. At hiningi ko po yung permission po na nagbigay na ang Santo Niño de la Suerte po is bawal. Hindi nga din po siya sinusuporta na simbahan at hindi din po binabasbasan. Kaya instead po, bilang kapalit po noon, ang Santo Niño de Batangan po na sa ganito pong imahe ay i-enthrone po sa amin sa June 24. Para po malaman na din po ng tao sa amin na ito na po talaga ang official na Santo Niño na nasa aming chapel. Thank you po, Archbishop. So, related to it, siguro yung mga chapel, kung anong ilalagay doon, should be the official Santo Niño de Batangan. Parang para-pareho. Rather than iba-ibang mga may Santo Niño de Suerte. So, at least isa lamang, because isa lamang kayong parokya. Ako, huli po nating katanungan o comment mula kay Miss Leia. Good afternoon po, RHB, at sa lahat po sa inyo. Ang akin po ay hindi tanong, ito po ay words of gratitude. Sa hapon pong ito, alam ko na everybody is overwhelmed because of the presentation of Professor Regalado. Alam ko na marami sa atin ang nagulat dun sa mga ipinresent niya because dumating talaga po sa point, RHB, na many ang iba ay sa pula, ang iba ay sa silver. At maraming salamat po sa inyo, RHB. Totoo po yung sinabi ninyo na nagkakasakit ng aming kura. And ako po ay sa tunay nung magsalita kayo, laglagan ang luha ko. Kasi naalala ko po si Monsignor Boy, went here blind. Explain to us. Give his, yung kanya pong explanation about that. At sobra po akong naawa sa kanya na pumunta siya dito para tulungan tayo. Ang isa pa, hindi tayo pinabayaan ng Santo Niño, yung ating patron. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, nandiyan si RHB, dumating si Professor, ayaw niya tayong magkahiwa-hiwalay. So, maging isa po tayo, gusto ng Santo Niño that all of us to be like him. Alam na naman po natin ang Santo Niño. Bata, humble, di po ba? At ako po kasi ay bata pa ay narito na sa parokya. Ngayon po'y medyo maedad na ako, narito na rin ako. Kaya kumbaga, ang Santo Niño talaga po at ang mahal na Birhen, lagi po niya tayong sinasamahan. Ayaw nila na tayo ay magkahiwa-hiwalay. Yun lamang po. Maraming salamat po, RHB. Maraming salamat po, Professor. At sa inyong lahat, alam ko na naliwanagan tayo. Salamat po. Salamat sa Diyos.